Morning po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. At ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa mga heaters na aking mga na-encounter po during brooding. So usually nakikita natin yung gas brooder, yung mga uling, yung mga ipa, rice hulls, merong ilaw ang ginagamit. Pero meron din yung mga electric. And I think, no, maganda ring alternative ang electric. Ito papakita ko sa inyo. Kaya makita nyo, pawis ako na sa brooding air. Binubrooding pa rin kasi itong sisiyo natin dito. Ito. Ayan. Binubrooding pa rin eh. So pinapainitan pa ho yan. No? Kahit na naka-tunnel vent yan. Binubrooding pa rin po namin yan para po mapanatili po yung body temperature na akma sa pagpapalaki po sa kanila. Ayun, ngayon papakita ko sa inyo itong heater. Itong heater po, very clever po ito. Very handy, no? Madaling gamitin, madaling ilipat-lipat, madaling magkalat ng init, madali siyang gamitin. Ito po, papakita ko yung mga features niya. Tingnan niyo yung heater, oh. Nakatungtong lang siya dito sa crates natin. Ayan. Ito po, electric po yan. So, makita niyo dito, yun yung coil, yan yung source ng heat. Tapos, bumubuga yan all the way through doon. Up to the next heater. Meron po doon, kung magtatanong niyo po doon, yung merong crates doon, nandun po yung nakatungtong yung isang electric heater. So in that effect, naiinitan niya yung buong buildings, no, until such time na sumobra na yung init, magkakaroon ng automatic na ventilation ng fans doon para lumabas yung excess heat. So balik po tayo dito sa heater na to. Ayun po. So ayun yung coil, no, tapos itong buong to ay ito yung kamay ko. Halos wala pang isa't kalahating dangkal. Pero kaya niyang painitin itong buong building ng hanggang 33 to 34 degrees Celsius. Kumbaga sobra-sobra pa nga doon sa nire-require kong heat. Tapos, ayan po, ito po yung ano niya. Ito yung stand. Stand lang po ito. Ito yung electric cord niya. You know, nakadirect siya sa system doon sa panel board kung saan nag-automatic na shut off at shut down siya. Tapos sa likod nung coil nandun yung fan. So yung fan na yon, yun yung hihipa ng init pabuga hanggang papunta doon sa direction na yon para po magkaroon ng init. So ayun, no, tingnan nyo, napaka ginhawa po nitong gamitin. Tapos ito yung mga ano niya, pihita niya ito. Ito yung mga controls niya. Ito yung fans, ito yung temperature. So dalawang pihitan lang ang kailangan para ka lang nagluluto ng ulam sa inyong mga bill. So ayun. Yun yung isang heater. Tapos ito, gas naman to. Ito naman, nakakonect to dun sa tunnel vent, sa biogas. So, pag binuksan to, yung init naman nito, itong gas brooder naman na to, dito lalabas siya. Okay? Ito medyo malaki. Pero madali lang din gamitin. Ayan. So minsan ito ginagamit, pero minsan ito. Ayun. So I hope meron kayong nakita ngayon na very interesting when it comes to brooding. Pwedeng gamitin sa broiler, sa tunnel vent, no? Sa mga, actually I think sa fighting cocks baka pwede rin. Iniisip kong gumamit ng ganito eh. Pang mas maliit, oh. Ito mas maliit.
Ito yung, ito naman yung heater niya, nandito. Iba naman ang klase. Ito yung control niya. Ayan, dalawa lang din. Init at fans. Tapos ito yung fan. Ito, nasa likod. So, ayan, nandito. Ang daling gamitin. Very handy. So, I think, isang magandang alternative pagdating sa brooding po yung paggamit ng mga electric heating apparatus. So, i-consider nyo po, baka makatipid kayo, mas madaling gamitin, mas madaling i-set up. Ayun, again, this is Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. God bless po.